13 leader-level engagements ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 43rd Association of Southeast Asian Nations na ginaganap ngayon dito sa Jakarta, Indonesia. Kabilang sa mga dadaluhan ng Pangulo ang ASEAN Summit Plenary Session, opening ceremony ng ASEAN Indo-Pacific Forum at 43rd ASEAN Summit Retreat Session. Dadalo rin ang Pangulo sa 26th ASEAN-China Summit, 24th ASEAN Republic of Korea Summit, 26th ASEAN Japan Summit, 26th ASEAN Plus 3 Summit, ASEAN US Summit at ASEAN Canada Summit. Dadalo rin si Pangulong Marcos sa 20th ASEAN India Summit, pati na ang 18th East Asia Summit at ang 3rd ASEAN Australia Summit at 30th ASEAN UN Summit. Tatalakayin ni Pangulong Marcos sa mga kapwa ASEAN leaders ang kontrobersyal na usapin sa West Philippine Sea. Tatalakayin din ng ASEAN leaders ang pagbalagkas sa Code of Conduct sa South China Sea. Matatandaan na ilang taon na itong pinag-uusapan pero hanggang ngayon hindi pa nabubuo ang COC. May bilateral meetings din si Pangulong Marcos sa ilang kapwa ASEAN leaders. Kabilang na sina Prime Minister Hun Manet ng Cambodia, South Korean President Yoon Suk-yeol, Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao at Vietnamese Prime Minister Nam Minh Chinh. Pagpapalakas at pagpapalalim sa bilateral cooperations ang target ni Pangulong Marcos sa mga bilateral meetings. Samantala, hihikayatin ni Pangulong Marcos ang mga negosyante sa Indonesia na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Target kasi ng Pilipinas na makuha ang mga negosyante na may kinalaman sa pamumuhunan sa mga airport o paliparan sa Pilipinas. Kabilang na rito ang ipagagawa ng administrasyon yung paliparan sa may bahagi ng Zamboanga, Busuanga sa Palawan, Sangasanga sa Tawi-Tawi at Brooks Point sa Palawan. Kasama ni Pangulong Marcos sa Indonesia si Transportation Secretary Jaime Bautista. Nasa Indonesia si Pangulong Marcos mula Setyembre 4 hanggang 7. Mula rito sa Jakarta, Indonesia, Chonayu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.